sa 5,050 ang bilang ng mga nasawi sa nasa 115,000 na mga operatiba. Panibagong pulis din ang naaresto ng NCRPO na sangkot sa multi-million scam. Guilty ang hatol sa kasong murder laban sa 3 pulis kaluokan na sangkot. Isang video ang nag-viral kamakailan tungkol sa isang pulis. Sa unang tingin, makikitang isang pulis ang tila pinapagalitan ng mga preso. Ngunit, iba pala ang mensahe nito. I am SPO4 Joel K. Beho. Naka-assign ngayon sa kasalukuyan sa Internal Affairs Service, Northern Police District. Si SPO4 Beho ang matapang na pulis na nag-share sa mga preso ng salita ng Diyos. June 1997, nag-apply na ako sa National Capital Region Police Office. So, napasok ako ng PNP, SPO1. Naka-uniforme man siyang pampulis, hindi ito naging hadlang upang maihatid ang mabuting balita sa mga kababayan nating nasa piitan. Sa aking buhay. Inatanggap kita. Bilang Panginoon. At tagapagligtas. Ng buhay ko. Pagharian mo ako. Mula sa oras na to. At sa mga panahon. Dati. Dalangin ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil bago pa man maging pulis, ay may alab na sa puso niya na makapaglingkod sa Diyos. Nung maging pulis na ako, still ay ginagawa ko pa rin yung pag-share ng gospel sa mga nakakulong. Madalas na noon si SPO4 Beho bumisita sa mga presinto para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa akin, sa mga nakakulong, every time I share the gospel, sinasabi ko yung plano ng Diyos sa buhay nila. My prayer is paglabas nila sa lugar na to, sa lugar kulungan, magkaroon sila ng panibagong direction na makita nila na ang buhay pala ay hindi ganon, kundi merong magandang plano ang Diyos sa buhay nila. Compassion. Yung malasakit talaga, yung habag. Kasi mahirap pumunta sa mga lugar na to, especially pag may nasikmura mo. Kadalasan, pagpasok mo pa lang sa lugar na to, maamoy mo na yung napakainit, tapos yung sari-saring amoy nila. Pero dahil nga yung habag mo sa mga taong ito, yung compassion mo sa kanila, habang pumapasok ka sa lugar na yun, ang naamoy mo, hindi yung amoy nilang mabaho, kundi yung bango ng Panginoon na pwedeng gawin sa lugar na yun. Nang sumikat sa Facebook ang video preaching ni SPO4 Beho, ay marami ang natuwa at napagpalang mga kaibigan, katrabaho, at kapamilya. Although nagsishare ako ng Bible, pero hindi ako gaano dun sa ginagawa ni SPO4 Joel Beho, na talagang siya, talagang naisa sa pamuhay niya eh, araw-araw. Hindi natin maaaring husgahan ang kabuuan dahil sa ginawa lamang ng iilan. Si SPO4 Beho ay isa sa mga patunay na maraming mga pulis na may kabutihan at maaari nating pagkatiwalaan. Kasi meron Diyos na namatay sa krus para ipakita sa iyo kung gaano kanya kamahal. So it's my duty na ipaalam sa inyo at sabihin sa inyo dahil ako man ay nakatanggap ng regalo ng kaligtasan. I'm SPO4 Joel K. Beho. I choose to bless Pilipinas. Like what the Bible said, whatever you do, do it for the glory of God.
Very inspiring ang story ni SPO4 Joel Bejo. Sa likod ng matipuno at matapang na mukha, kasama pa ang pride na kaakibat ng kanyang suot na police uniform, ay ang pusong willing na mag-serve kay Lord sa pamamagitan ng pagbabahagi ng good news sa mga preso. A great writer, Dave Willis, once said, "Be an encourager. The world has plenty of critic already. The book of Thessalonians is reminding us to encourage one another, and there is no exception to that, kahit ano pa ang trabaho o uniform na suot natin." Magandang araw! Ako po si Stanley Flores. And I am Swanee Budiao. At ito ang Bless Pilipinas. Lalo pang lumawak ang sahop ng measles outbreak sa bansa. Napasakamay ng pulisya ang isang Abu Sayyaf na sangkot pala sa pambobomba sa... Naaresto na ang 4-6 na sospek na pumaslang kay Barangay Bagong Silangan. Lumalabas na ginagawang courier ang 12 bata na... Hindi umamin sa nangyaring pagpapasabog sa katedral ang mga sospek. My prayer is paglabas nila sa lugar na to, magkaroon sila ng panibagong direction na makita nila na mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay nila. Nagsimula ako na as a volunteer nung high school, tumutulong dun sa mga pare na gustong tumulong sa community. So naghahanap sila ng mga teachers. Ito sa nangyari sa amin, na-enlighten kami at pag-uwi namin, feeling blessed kami. Maraming salamat po sa kanilang pag-abala sa amin. Masaya kami sa binigay nilang ligan. Walang kahirap-hirap talaga pag si Lord yung nag-touch ng puso ng isang tao. If you have a story, you'd share it so that people would be blessed, people would be pointed to Christ, and people would know Christ. Good day, Swanee. It's good to be on air and talk about the people who are blessing the Philippines in their own little way, di ba? Yes. Good day, Pastor Stanley. Totoo po yan. In a world full of bad news, sobrang sarap makarinig ng mga balita na good news naman. And that is the purpose of this show, Bless Pilipinas. Kaya nga po eh, Bless Pilipinas. And I'm so excited because this is our first episode, Swanee, and all the people that are watching today. And kung ano mang oras sa inyo sa buong mundo, but dahil it's a very different time zone wherever they are. So this is Bless Pilipinas and we're so excited. At alam niyo po, every week we will feature stories of hope, volunteerism, and generosity that will not just show the good heart of every Filipino, but remind us that together we can bless Pilipinas and be God's channel of blessings. Isa sa mga paraan na ma-bless natin ang Pilipinas at maipakita ang pagiging Filipino ay ang makialam sa mga current issues ng bansa. Nito lamang kamakailan, muling umugong ang pagbabalik sa death penalty dahil sa pagpaslang sa isang dalagita sa Cebu. This week sa Pakialam, aalamin natin ang mga sentimiento ng ating mga kababayan sa usaping death penalty. Dahil dapat lahat tayo may pakialam. Bilang nasa modernize na po tayo ng taon, parang marami na pong ibang solusyon na pwedeng i-implement dun kaysa po sa death penalty. Pro ako na magkaroon ng batas na death penalty para dun sa mga cases ng rape, especially. Kasi medyo, aside from being sensitive yung issue na yun, talagang hindi talaga yung katanggap-tanggap sa lipunan para sa akin. Hindi dapat nilalagay sa kamay ng tao yung buhay ng isa pang tao. As babae ka, di ba? Syempre, gusto mong mabigyan katarungan yung nangyari dun sa mga kasamahan mong babae na biktima ng rape. Since binabalik po nila yun ngayon, hindi naman po kasi nare-resolve ba talaga yung crimes through death penalty. So, ngayon po, tingin ko po talaga hindi po solusyon ang pagkitil po ng buhay. Wala tayong karapatan na kunin yung life ng ibang tao. With the system po ng justice ngayon dito sa Pilipinas, parang medyo tagilid tayo doon. So baka mamaya magkamali tayo ng mapatay na tao. Death penalty has always been a controversial issue.
At yan ang masasabi ng ating mga kapwa Pilipino. Pero ikaw, Pastor Stanley, what do you think po? In my own personal view, una siguro it has to be processed, it has to go to a referendum or rather passed an opinion mm-hmm. with regards to all the Filipinos. But personally, if you're yes. gonna ask me, I agree on death penalty when it comes to heinous crimes. Mm. Dahil aside that it is biblical, it has also been practiced by various nations. Some people say na hindi na daw ito relevant at our times. Mm. But as we have seen, na there is a public demand ngayon for death penalty to be returned back to the Philippines. Ikaw, Swanee. Yeah, ako naman, Pastor, my stand about it is justice must be served. Yes. Definitely. I think yun naman talaga din ang gusto yes. ng Lord. Pero when it comes to life and death, for me personally, yes. I think it is the Lord who decides about yes. that. Yes. And it's very important that we should speak our minds with especially this very, very relevant issue at this point of time. Pero po, huwag kayong aalis. Marami pang good news dito sa Bless Pilipinas. Kaya ang magiging reaksyon mo kapag may nakita kang kinukupitan o ninanakawan ng pera ang isang bulag? This week, we will prove sa blessing in disguise na marami pa ring mga tapat na Pilipino. Together, let's restore the faith in humanity here in Blessing in Disguise. Sa araw na to, susubukan natin kung meron bang magmamagandang loob sa bulag na ito. Nagtungo kami sa isang milk shop dito sa may Project 6 para sa isang eksperimento. Ang eksena ay bibili ng milk ang ating kasabwat na bulag. Tutulungan naman siya ng isa nating kasabwat para i-check kung magkanong pera ang dala-dala. Paano kaya kapag nakita mong kinukupitan ang bulag na ito? Makikialam ka ba o magwawalang bahala? Ang una nating biktima ay magnanay. Pagpasok nila ay naglingalinga muna para maghanap ng mauupuan. Sunod ay ang dalawang magkaibigan na ito na agad tumingin sa menu para maghanap ng ma-order. Si kuya naman mukhang galing pa sa work. Ang dalawa namang magkaibigan na ito, multi lover talaga kaya madalas bumili dito. At ang last nating biktima ay isang loyal customer ng shop. Mapapansin niya ba ang ating eksena? Papasok na ang ating kasabwat na bulag at lalapit sa counter para umorder. Magsisimula na ang ating eksperimento. Ano po yan? Pacheck naman po kung ano. 100. Apo, dalawa pong penta. Ano po kami pili niyo? Chocolate. Magkano yung ano at chocolate? Kuya, 80 pesos. Sakto po, dalawang ano po, 50. 150 yung binigay mo. Hindi po, ano po, dalawang 50 lang po. Hindi, 150 po yun. Dalawang 50 lang po, sir. Pinagot niyo sa akin. Dalawang 50. Chocolate niyo sa akin na ano, 150. Dalawang 50. Natulala na lamang sa eksena ang lalaking ito. Ang dalawang babae naman na ito na kanina pa nasa likuran ay nagbulungan na lamang. Ang magkaibigan namang ito, takang-taka sa nangyayari. Humingi na ng tulong ang ating kasabwat na bulag sa mga customer. Hello, nabot kong pera. 150 po kasi talaga yon. Subalit, parang ang iba ay nagbubulag-bulagan sa mga nakita at hindi na lang nakaimik. Pero, may mga blessing pa ding mga Pinoy. Hindi po, dalawang 50 lang po yun, sir. Hindi, 150 talaga yun. Nakita niyo po? 150 po. Nakita ko na. Ano po yun? Ano? It is not.
Good job po! Isa po kayong blessing in disguise. Totoo ba to? Wala lang. Parang isip ko syempre mali. So, ano, pero ayoko maging that guy. Pero yun nga, syempre gusto ko nung makatulong sa others. Wala, nakakaawa. Correct ka kuya! Hindi lang dapat awa, kundi dapat may ginagawa. Dahil dyan, isa ka pong blessing in disguise. Thumbs up po sa mga kabutihang ipinakita nyo. Continue to be a blessing in our country. Marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi raw makakarating sa paroroonan. Mukhang ganito nga ang nangyari kay Jeddah. Dahil nung bata pa siya, may mga taong nag-volunteer sa kanilang lugar at ngayon, ito naman ang kanyang ginagawa upang i-bless ang mga bata na minsan ay nasa kanya ring kalagayan. Ako si Jeddah Punzalan at ako ay isang volunteer at isa sa mga advocacies ko ay education, lalo na sa mga kabataan na walang kakayahang makapag-aral. At sa pamamagitan ng education ay makakaahon sila sa kahirapan. Bata pa lang ay namulat na si Jeddah sa kahirapan ng buhay. Lumaki siya sa maingay at magulong komunidad. Yung community ko noon hanggang ngayon, nandun pa rin naman ako hanggang ngayon. So nakatira kami sa tabi ng Manila City Jail. So hindi siya mayaman na lugar. In fact, isa kami sa tinatawag na informal settlers. Lumaki ako na maagang nabubuntis yung mga kabataan, yung mga babae. Hindi nakapagtapos ang pag-aaral ng mga kabataan. Laking pasalamat niya raw sa mga nag-volunteer sa kanilang lugar noong bata pa siya. Kaya naman, tumanim sa isip niya na magiging volunteer din balang araw. Nagsimula ako na as a volunteer nung high school na tumutulong dun sa mga pare na gustong tumulong sa community. So naghahanap sila ng mga teachers, ganyan. At nakita ko na kailangan ng community ko ng isang teacher. So mula noon, na-develop na yung passion ko sa pag-volunteer. So, marami pa akong mga sinasalihang organizations noon. Pero isa sa mga tumatak sa puso ko yung Project Pearls kasi nga alam ko yung mga pinagdadaanan ng mga kabataan sa Tondo kasi nga parehas kami na lumaki nga sa informal settlers, ganyan. Walang kakayahan yung mga magulang na pag-aralin yung mga anak nila. So nararamdaman ko yung pinagdadaanan ng mga bata. So mula nung college, siguro 2012, second year college ako ganyan, third year college, nag-volunteer na ako sa Project Pearls. So nagtuturo kami ng mga kabataan sa Tondo. Habang nag-aaral ako ng psychology, na-expose ako sa Tamaraw Volunteers nga. So, pupunta kami sa bundok, ganyan. Nagtuturo kami ng mga IPs, specifically mga dumagat. So, dun ko na-realize na hala, gusto ko pala maging teacher. So, after ko mag-psychology, sabi ko, mag-take ako ng education units para maging certified teacher ako. So, yun. Ang pinaka-goal ko talaga nung college ay maging teacher sa kabundukan, yung umaakyat ng
bundok, tumatawid ng mga ilog, ganyan, para makarating dun sa mga lugar na walang teachers. Kaso yun, pag-graduate, and kailangan pala magbayad ng bills, meron kang mga susuportahang parents, mga pamangkin, ganyan. So, hindi natuloy yung goal na yun, pero nanatili pa din yung heart ko for teaching. So, kahit hindi ako nakakarating ng mga bundok, sinisigurado ko na nakapagturo pa din ako dun sa mga kabataan nga, katulad ng mga kabataan sa tundo. Sa una, hindi raw nagustuhan ng kanyang mga magulang ang pagbabolunteer ni Jeda. May mga pagkakataon na hindi ako uuwi for 3 days, 4 days, ganyan. So, ang unang parang nasa isip nila is mabubuntis ako agad, ganyan. Kasi ngayon yung naging common dun sa community na kapag hindi umuuwi, nabubuntis agad, napapariwara yung buhay. Pinapipili pa talaga nila ako kung mag-volunteer ka ba o mag-aaral ka. May mga pagkakataon na sinasama ko yung mama ko, yung papa ko sa tundo. So nakikita nila kung bakit ko ba siya ginagawa. So ngayon, yun, supportado na nila yung ginagawa ko. In fact, kapag, example, mag-feeding program, isa yung nanay ko, yung tatay ko sa nagluluto. Hindi pa tapos sa mga pangarap ni Jeda para sa mga kabataang kapuspalad. Isang araw sa mga pangarap niya ay ang magtayo ng sariling organisasyon. Suntok sa buwan siya, malayo pa sa ngayon, pero yun talaga yung pinaka-goal ko na darating yung time na ako na yung mismong nag-organize ng events, nakapagpa-aral na rin ako ng mga bata, ako yung nagbibigay ng scholarship. Naalala ko nun parang wala akong pambayad ng tuition fee dito sa FEU kasi may mga pagkakataon na nawala yung scholarship ko, ganyan. Tapos, pupunta ako sa community na ganun din yung sitwasyon. Pero naramdaman ko yung hope, yung pag-asa, na kahit na ganun yung pinagdadaanan nila, nakakita pa rin ako ng mga bata na nakakangiti, nakakatawa, na sabi ko, itong mga bata na to, wala na silang makain araw-araw. Mas malaki yung problema na kinakaharap nila. Pero may mga pagkakataon na kaya nilang umiti, kaya nilang tumawa. Sabi ko, kung itong mga batang to, ganito yung nararamdaman, ako pa kaya, parang nakakapag-aral ako, nakakain naman ako ng sapat na pagkain. Sabi nila, wala nang pag-asa yung Pilipinas, pero niniwala ko meron eh. Diba sabi nga ni Dr. Jose Rizal, tayo ang pag-asa ng bayan. So yung kabataan yung pag-asa ng bayan. Pero magiging pag-asa lang ang kabataan kung hindi lang tayo Facebook lang ng Facebook, diba? Nag-cellphone lang, ganyan, nag-mobile games. Kailangan ng kabataan na kumilos, hindi lang mag-tweet, hindi lang mag-post sa Facebook, kundi kailangan talaga ng ingay, hindi lang sa social media. Nagtatrabaho ka lang, nag-aaral ka lang, ganyan. Pero gumawa ka ng extra effort para ma-share mo yung blessing mo nga sa mga tao. Lalo na dun sa mga tao na hindi nakaka-experience ng privilege na meron ka. Ako si Jeda Punzalan and I bless Pilipinas. You know what, Swanee? I like the story of Miss Jeda. Somebody took time to volunteer at tumanim ito sa isip ni Miss Jeda nung bata pa siya. And now she is paying it forward. And that really is the principle of sowing and reaping or sowing the seed and reaping the fruits. I believe kung nasaan or sino man yung nag-volunteer noon sa community ni Miss Jeda, he or she will be blessed to know na nagbunga yung ginawa niya noon. And right now, we want to pray for all the mighty men and women out there na especially may puso para sa pag-volunteer, missions, and even lahat po ng mga kapulisan natin, and even everyone that is watching right now, even things that are pertaining our nation. We would just like to ask you to bow your heads with us, close your eyes, and let's approach God at this very moment. Dear Heavenly Father, we come to you right now. We know that there is an enormous need for everyone na nanonood ngayon. Lord, ang una naming prayer para Panginoon sa mga may puso para mag-volunteer to help other people, to bless the Philippines in their own little way. It's my prayer that today, Lord, you would touch them, reach them out, and continue to let that passion burn within their hearts. And our prayer, God, that you would continue as well to minister to everyone that they are touching through their own little way, O God. Help them supply their needs. And even, Lord, sa lahat ding merong puso, Panginoon, na to go on missions in different mission fields. And even, Lord, we're uplifting to you our nation in such a time as this, na, Panginoon, ang daming crimes, ang daming corruption, ang daming nangyayari, Panginoon. It is our prayer that you would intervene in our nation and touch this nation from the president and down the line. And we pray, Lord God, in this particular issue of death penalty, that you would give wisdom to our legislative body, O God. And we pray
that each and everyone will participate sa mahalagang usapin na ito, Panginoon. We also pray for everyone who is needing something right now, whether that is a financial need, an emotional need, a physical need. Lord, you know their situation. And wherever you are, this is the word for the Lord for you. God knows who you are. And secondly, God is with you. God will not leave you or God will not abandon you. It is our prayer that today you will also open your hearts and come to the Lord. Ang sabi ng Panginoon, call upon me and I will answer you and I will show you great and amazing things. I would like to lead you into a simple prayer sa lahat po nanonood ngayong araw na ito. And it's my prayer that you open your heart to the Lord Jesus Christ. Welcome Him to be your Lord and personal Savior. God is ready to forgive any sin that you have done. In 1 John 1:9, it says that you have to confess your sins. And God is ready and just to forgive all of our sins. And may I lead you to a short prayer. Just repeat the words that I will say. This is your words now that is coming from your heart, surrendering your life to Jesus, asking for forgiveness, and receiving Jesus as King over your life. Say this prayer with me. Lord Jesus, I come to you today. I accept I am a sinner. I need a Savior. And I surrender my life to you. Please forgive me from all my sins. Come into my life. I officially make you as my Lord and Savior, starting right now. This is my prayer. In Jesus' name, amen. If you have been blessed with this episode or you accepted Jesus as your Lord and Savior, balitaan niyo naman kami. Send us a message sa aming Facebook page, Bless Pilipinas TV. Also, you can partner with Light TV Ministries Foundation Incorporated and help us produce more shows like this. Road Trip TV, Worship Word and Wonders, Prayer Line, Jesus the Healer, and more other shows. You can also partner with us and bless the lives of so many. You know, Swanee, mayroong famous verse na laging kinukote po ng napakaraming tao. And my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Yung prayer po yun ay prayer ni Saint Paul. And he said that prayer over the people na nagbigay sa ministry ni St. Paul during that time. Actually, if you read Philippians 4, verse 15 up to verse 18, it's the background of Philippians 4, 19. And I would like to read, moreover, as you Philippians know, in early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Dito po ang ministry ng mga taga Philippians during that time, or Philippi during that time. They gave. And you know what? Because of their giving, the Lord also gave unto them. And ito po, sa verse 17, not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Remember this, ladies and gentlemen, brothers and sisters watching right now, that every time you give, every time you plant a seed, this is pleasing our God. This is not just merely giving to something or to somebody, but you are giving to God, and this is a sweet-smelling aroma before God. And because of that, because of your giving, ito po ang panalangin ni St. Paul noon at panalangin din namin ngayon, and it's very simple and it's very timely right now. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Thank you to our generous sponsors, See the Light, for our shirts. We hope that you have been blessed by this show, and we look forward in bringing you more stories of hope, volunteerism, and generosity. Together, let's bless Pilipinas and be God's channel of blessings.